Anak, talagang nakikipaglaro ka ba talaga sa kamatayan? Eh, ba't asa ba si Susan at hinayaan kang pumunta dito mag-isa? Hindi po alam ni Nani na pumunta ako dito. Kailangan ko lang po talaga makausap si Clara. Ako, buti lang nakita ko yung tatay mo umalis kanina. Clara! Mara! Anong ginagawa mo dito? Clara, nakikiusap ako sa'yo. Kailangan ko ng tulong mo. Mukha na parang drama princess. Ngayon naman komedyante ka na. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'kin, sa tingin mo may karapat na ka pa para humingi ng demand sa'kin. At sa'kin ka pa humingi ng tulong. Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko ito para kay Mommy Daddy. Wala ka naman talagang pakialam sa kanila? Pagtaas ng lahat ng pagmamahal na binigay nila sa'yo? Eh, ikaw lang naman ang mahal nila eh. Wala silang pakialam sa'kin, kaya wala akong pakialam sa kanila. Kaya kung gusto mo, ikaw ang gumawa ng paraan para isalba sila. Huwag mo na ako idamay sa gulo ng buhay mo. Dahil ayoko na makitipagmumukha mo. Kaya na ba talaga ang sumayang ugali mo? Kung ganito man ako, yun ay dahil sa'yo. Nahihirapan na kami sa kaso, Susan. Kung may direktang ebidensya lang sana laban kay Gary, mas magiging madali ang lahat ng ito. Okay, mawawalan ng pag-asa, Alvira. Mahaba pa itatakbo ng kaso. Maaring tuso nga si Gary, pero sigurado ako na meron din siya mga pagkakamali. Ang kailangan lang natin gawin ay hanapin ang pagkakamaling yun at gamitin laban sa kanya. Pero Susan, matagal nang ginagawa ni Gary to sa atin eh. Pero hanggang ngayon nakakagalaw pa rin siya ng malaya. Pero naniniwala ako, Alvira. May hustisya pa rin sa mundo. Susan, paano kang nananatiling may pag-asa pagkatapos ng lahat na nangyari? Yun ang kailangan eh. Gusto kong ipanganak ang batang ito sa isang mundo na kabutihan pa rin ang nanay. Pwede ba, Clara? Kahit paminsan-minsan, tigilin mo naman yan pagiging makasarili mo. May magagawa ka ngayon para matulungan mo sila, Mommy at Daddy. At nasa kami may desisyon. Pamilya mo pa rin sila. Natapos ang pagiging magkapamilya namin nung tinalikuran nila ako ng dahil sa'yo. Wala na akong pakalam kung ano mang mangyari sa buhay nila. Kung may masama mang mangyari sa kanila, hindi ko nakargo yun. Dahil dinala nilang sarili nila dahil ikaw ang pinili nila. Ikaw ang salot. At ikaw, anong tawag sa'yo? Clara, nakikipag-usap lang naman sa'yo si Mara. Hindi naman kailangan mag-away. Aalis ka ba o kakalat ka rin kita paalis? Kaya na ba talaga katigas yung puso mo? Thanks to you. Alis! Kailangan ni Gary ang tulong na magtutuwid sa kanya. Inay, pakiramdam ko ho eh, masyado nang huli para sa ganyan. Masyado na siyang maraming kasama ang nagawa. At nakapag-desisyon na rin si Gary. Ang maling landas ang pinili niya. Umaasa ako na magbabago rin si Gary. Kung gusto naman ni Gary magbago, sana noon pa. Ginawa na niya. Pero naisuklulan na po ang mga kasalanan na gawa niya. Kailangan magbayad ni Gary para sa mga kasalanan na gawa niya. Mara, saan ka nanggaling anak? Bakit umaalis ka nang hindi nagpapaalam? Galing po ako kay tatay. Ano? Bakit mo ginawa yun? Alam mo ba kung gano'ng kadelikado yung ginawa mo? Paano kung nandoon si Gary? Paano kung sinaktan ka niya? Sigurado ko naman po na wala si tatay nung pumunta ako doon eh. At saka nagpasama rin po ako kay Ninang CG. Kinausap ko po si Clara. Tinanong ko po sa kanya kung pwede matulungan niya tayo. Pero nagmatigas pa rin po siya eh. Para kahit ano pang dahilan, hindi sapat yun para lapitan mo sila. Hayaan mo na lang kami ng daddy mo ang gumawa ng paraan. Mawawalan ng saysay lahat ng ginagawa namin kung mapapahama ka, anak. Naiintindihan mo ba? Opo. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Pero nahanap si nanay. Baka naman kasi ayaw na magpakita sa inyo. Ano sabi mo? Wala. Kanina pala pumunta dito si Mara. Si Mara? Anong ginawa nung dito? Kinausap niya ako. Tumistigo daw ako laban sa inyo. Ano sabi mo? Siyempre hindi ako pumayag. Pinalayas ko. Yan ang gusto ko sa'yo. Kapag lumalapit na sa'yo si Mara, ibig sabihin nun, nahihirapan na sila sa kaso nila. Nagiging desperado na sila.
Bakit, anak? Wala po, Mama. Huwag niyo na po akong isipin. Sabihin mo sa akin, ano pinagdadamdam mo? Nagigilty lang ako, Mama. Pakiramdam ko. Kasalanan kong lahat na nangyayari sa pamilya ko eh. Lahat silang nadamay ng dahil sa iisang pagkakamali ko nung kabataan ko. Alvira, huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Si Gary ang may gawa nito. At wala kang kapangyarihan para baguhin ang anumang gawin niya dahil sa kabaliwan niya. Alam ko, anak, ang lahat ng ito ginagawa mo para sa pamilya mo. Pero bakit ganun, Mama? Ano kahit na anong gawin ko, hindi sapat yun para matigil ang kahibangan niya. Ang importante, anak, huwag kayong mamuhay sa takot at pag-alala dahil yun ang gusto niya. Gusto niya sumuko kayo sa mga ginagawa niya.